my YouTube channel. It's me again, Cassie. And for this vlog, yes, we are joining the bandwagon. Nakita niyo naman yung title, Reading Assumptions About Me. Hindi tayo papahuli kasi lahat sila gumawa na ng ganun. At feeling ko late na ako. Kaya, yung mga nag-comment sa community tab, saka yung mga nag-reply sa Instagram, maraming salamat na nakalakwatch. Hindi ko na kayo mababanggit isa-isa kasi yung ibang username dito is hindi ko sila mabasa or wala man lang pagkakakilala yung iba. Pero, yun, let's do this. Kung gusto nyo malaman yung mga sagot or whatever, comments, blah, 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 please keep on watching. Tutulihan natin itong Reading Assumptions About Me and alam ko nagagandahan kayo sa akin today. Charot! Hindi, yung look ko kasi medyo iba, di ba? Halata mo na hindi ako yung nag-makeup nito. So, shout out to Seriously Ramen on YouTube. Subscribe kayo sa channel niya. Yung tutorial kung paano ginawa itong look na to is i-upload niyo yun. Hindi ko lang alam kung kailan. But stay tuned! Subscribe and ring the bell para updated kayo sa mga notice. And syempre sa akin, kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo na to, ayan, saka yung bell button para always updated. Salamat lagi sa ating notification squad na first to comment, first to like, first everything, ayun. Okay, so simulan na natin. Ang unang assumption is Princess ng LaQuacha Castle. Hehehe. Ha? Anong castle? Ayun, pero yes, LaQuachera po tayo talaga, kaya po yun yung tawag sa inyo. But minimal pa po yan kasi mas maraming LaQuacha dati. Ngayong taon, isikapin ko na mas marami pa local travel kagaya ng sinabi ko sa mga previous vlogs. Next is all-in-one ka po. Anong ka? Ano? Kape? 3-in-1? All-in-1? Ganun. Hindi, pero kung ano man yung iniisip mo, maaaring tama ka kalakwacha sa sinasabi mo. Next is madaling pakisamaan. Yes! Super! Kasi sobrang FC po ako. Pag nakilala niyo ako is kala mo tagal na natin magkakilala. Ganun ako kay FC. Pero syempre, dal-dalin nyo rin ako. Hindi naman ako yung first approach na, uy, hi! Hindi ko kilala. Next is, sabi, mayaman po. Uy, malaki kasi yung halingan. Di ba ako mayaman, no? Mahirap lang kami. Hindi naman actually sobrang hirap. Pagka parang pinalad lang tayo sa ating work. Ganon. Ano pa tayo? Work hard. Ganon. Work hard, play hard, shop harder, vlog hard. Ano daw? Next is kitang-kita na passionate talaga. Well, yes. Kasi gusto ko passionate ako sa lahat ng ginagawa ko. Lahat ng ginagawa ko, iminamahal ko. Pati siya. Charot. Ano? Ayun, kasi para sa akin importante na passionate ka sa mga ginagawa mo. Kasi, ayun. Makikita kasi yun sa'yo ng viewers mo or ng mga taong sumusuporta sa'yo. Na mga taong nanonood sa'yo, kung ano man yung ginagawa mo, kumakanta ka, nag-drawing ka, sumasayaw ka, nagva-vlog ka, kapag passionate ka, makikita yun ang audience mo through your eyes and through kung paano mo siya ginagawa. So yun, ang dami ko nang sinabi. Then, pang buffet ang sikmura, winner. Well, nakita niya naman, food vlogger, di ba? Food is life, so kailangan talaga malakas ang sikmura natin, pang buffet talaga. Dahil hindi tayo makakapag-mukbang or makakapag-food vlog, makakain ng mga gagamba, ng mga kung ano-anong insekto. Napanood niyo ba yung vlog na yan? Kumain ako ng ano, ng gagamba, saka ng mga scorpions. Sa Cambodia vlog, ganyan sa Food Hunt series natin na playlist. Pack, instant promote. Next is nakalagay, ano to? Kalog, magaling makisama, at walang arte. Kumbaga kobo. Yes! Walang arte, kumain ako ng gagamba, di ba? Tapos, kalog, yes, kasi tropang ano ko, tropang mga Becky, ganun. Magat para akong babaeng bakla. Pero at the same time, one of the boys din ako, kaya cowboy ako, hindi ako maarte. In a way, sa mga ginagawa, no, sa mga tagka-travel adventures, hindi ako maarte. Pero syempre, ayoko pa rin ng madumi, ng maputik, ng mabaho. Ayan, pagdating doon maarte ako. Next is para TV host, masyadong pampamilya ka pa yung nagsasalita. Well, ano ako talaga, parang frustrated news anchor. Gusto ko talaga yung ganon, hosting. Parang dapat nga mag-maskom ako before. Pero hindi lang natuloy, na iba ako ng landas, kaya ganon. Pero dream ko yun dati, maging VJ, DJ, sa mga ganon. Gusto ko yung mga ganito na nagkasalita ako. Ending, naging vlogger ang lola mo. Ayun. Next is makulit, friendly, masiyahin. Parang kagaya rin ng kanina. Yes, next cute mo. I know, char. Joke lang. Ayun, salamat sa mga nakikita sa akin.
shout out sa inyo. Next, mabait kalog mata, basta madami. Sabi na to, yes, mabait. Mabait ako sa mabait sa akin. Mabait din ako dun sa mga nanakit sa akin, pero mabait pa ako sa kanila. Charot. Next is single, no? Ano ba, nakalino? Malakas ang sex appeal. What? Hindi ko ito masasagot na. Kayong mga kasagot nito, hindi ko alam yan. Boss, wala ako dyan. May sariling business. Unfortunately, wala pa. Hindi pa naisip kung anong business na gagawin ko sa buhay ko. At the age of 26, hindi ko pa alam kung anong gagawin kong business. Actually, may gusto ako, pero hindi pa namin natutuloy travel business na nanatili na siyang drawing. Tatlong taon na siyang drawing. At hopefully, malay natin by this year or by the end of this year, makapag-start tayo ng business. Next is kumakanta. Ay, ito, hindi ko alam kung maraming nakakalam or what, but yes po, kumakanta po ako. Yung una kong YouTube channel is puro mga song covers, mga performance, mga recitals. Pero ano kasi yun eh, bata pa ako nun, so hindi yun yung tinulitin na channel kasi nung nag-merge yung Google saka yung YouTube, yes, nakalimutan ko yung account ko, hindi ko ma-open. Lately ko na lang siya na-open, pero nung na-open ko siya, meron ng wonder kasi, kaya pinabayaan ko na lang. Kat Pereira yung pangalan ng channel. Check nyo kung gusto nyo akong makita ng Nene Days, kung ano mga pinagagawa ko sa buhay. Check nyo yan. Next is Sim Masungit, Mataray, ganun. Siguro resting beach face kasi ako. Pag nakasalubong nyo ako dyan, ako lang mag-isa, mukha talaga akong masungit and mataray. Kasi syempre lang nung magtatawa ako mag-isa, diba? Ayun. And then mataray, nasa lugar. I can say na nasa lugar yung aking pagtataray. Siguro kapag kakailangan. May mga sitwasyon na kailangan na hindi tayo maging mabait, di ba? Kasi pag masyado ka mabait, apihin ka ng mga tao sa universe. Next is petite and fierce. Petite, isang malaking kasinungalingan, di po ako petite. Ang body build ko po is athletic, so may muscle-muscle po. Ganun po ang aking build. Actually, I mean, nakita dito. Pero nakita nyo yun siguro dun sa montage ng mga bikini ko. Mga ano, hubadera vlogs. Nakita nyo doon yung mga cuts ko. Pero actually, bawas na yon. Kasi mas athletic ako before nung batak pa ako sa cheerleading. Nung after graduation, naging parang naging laman-laman na siya. Next is sobrang friendly. Walang halong plastic. Galing pa pag-cheer dance. Salamat po. Sobrang friendly. Yes. Totoo yun. Walang halong plastic. Yes. Kasi kapag ayoko sa'yo, ayoko sa'yo. Hindi ko pipigil. Diba? Pero pag gusto kita, gusto kita. Gusto kita. Next is strong heart and mind. Yes. Actually, yung pala yung last, sabi, strong heart and mind. Totoo, kasi siguro dahil sa marami naman pinagdahanan sa buhay na hindi ko pa na-share sa mga vlogs ko, but yes, kasi kailangan natin maging strong emotionally, physically, sa lahat ng aspeto, ganyan, para matuloy lang natin yung ating life and ayun. Para hindi tayo bumagsak, kailangan natin maging strong. Which is, ayun, ang dami nga rin nagkasabi sa akin na first impression daw nila is parang strong daw nung aking personality. Hindi naman sa pandarag ko. Hindi ko alam kung, hindi ko rin mag-gets minsan kung ano ibig nilang sabihin na strong yung personality. Siguro, dahil sa pagandala ng sarili, siguro, para sa akin, ang perception ko dun sa sinabi nila is confident, siguro. Siguro yun yung tamang word, confident. Eh, kailangan talaga natin yun. Kaya kayo dyan, lalo na dun sa mga hindi pa sure sa mga landas na tinatahak nila. Maging confident lang kayo sa mga bagay na gusto nyo and huwag kayo magpapadala sa mga nang babash sa inyo in real life. Kasi iba pa yung basher sa internet, iba pa yung basher nyo sa real life. So, ayun. Just remain strong. So, ayun lang mga kalakwacha. That's it for this vlog. And sabi ko sa inyo, mabilis lang to. Sinabi ko ba? Basta, hindi ko alam kung nasabi ko. Basta mabilis lang siya para lang ko nag-rap. Dinaanan ko lang talaga kasi gusto ko siya ma-upload agad habang nasa hype pa tayo ng assumptions about me na trend. Ayan. Pag-isabay tayo sa uso para alam niya na. Wala lang. Kailangan yun. So, syempre, hindi ko pa rin makakalimutan ng mga nagpapa-shoutout. Welcome po pala sa mga bago kong subscribers. Nakalimutan ko na bumate. Happy, 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 happy 1,300 something na subscribers. Maraming maraming salamat. Parami ng parami ang ating official Lakwacheros and Lakwacheras dyan. May mga nag-aabang sa mga vlogs. Salamat po. Keep on watching lang. At kayo yung dahilan kung bakit natin ay itutuloy ito. Kasi kung walang nanonood, walang Lakwacheros at Lakwacheras, wala po si Kazi. Kaya,
Let's go lang. Shout out po to Melinda Lofranco, Randall Aquino, Vince Ibarrets, Gerald Lazaro, Mon TV, subscribe kayo sa channel niya. And then Rolando Reyes, Benedict Reencia, and John Kennedy Rosario. Ayun, shout out sa mga bagong kalakwatsa, yung mga magkakashout out pa sa susunod, eh, next batch na po. Ayun lang, like, comment, and subscribe. Like mo to kung nagustuhan mo. Comment kung may gusto kong sabihin or whatever, mga tanong, ganyan. Kung may business inquiries, nandiyan po yung email address ko sa baba for sponsorships, ex-deals, collabs. PM nyo lang ako at game na game ako dyan. Ayun lang, and ring nyo palagi yung bell para updated kayo sa aking mga notifs na dyan na-miss ko yung ganitong vlogging na ano ba tawag dito. Ang tawag ko kasi dito is steady vlogs kasi yung mga recent kong vlog is naglalakwat siya tayo, nandito tayo sa labas, kaya ayun, ngayon lang ako nakapag-shoutout ulit at nakabati sa inyo. And yun, dito ko naman natatapusin ang vlog na to. Ulit-ulit tayo si sabi ko. And support Filipino vloggers. Thank you for watching, mga kalakwat siya. See you next trip. Bye-bye. Thank you.